Tinawag ni Mirko na scammer ang upunan na Fanatic Onyx ID matapos kang makita ang kanilang biglaang paglakas na naman nitong pagtatapos ng regular season sa MPL ID. Dito kasi ay tila nagmistulang, lumakas na ulit ang koponan na Onyx ID na para sa kanya tila nagmistulang sinadya ng mga ito na magpababa ng ranking sa regular season. Pero mapapatanong ka kung bakit nila sasadyain ang bagay na ito. Na kung saan isang malaking sampal rin kasi para kay Nael na noong nakaraang tinanggal niya sa top 3 si Kyrie bilang malalakas na jungler, pero ngayon ay tila ginulat siyang muli nitong si Kyrie. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah, itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, dumako muna tayo sa usapang Mirko at Fanatic Onyx ID na kung saan bago pa man magsimula ang MPL ID ay sinabi na nitong taong ito na kung ang koponan pa rin na Onyx ID ang magdodominate ngayong season ay pasasabi niyang wag nang manood sa kanilang MPL. Na kung saan marami pa siyang sinabi noong una kabatang, basta ang point niya lang ay sana may mag-step up namang ibang team at hindi lang umiikot sa koponan na Onyx ID ang kanilang MPL. Hanggang sa tuluyang nagsimula na nga kabatang ang kanilang regular season na tila nagmistulang hindi naging ganon kaduminante ang performance itong Onyx at hindi nga sila manalo sa RRQ Hoshi sa dalawang beses nilang pagkikita sa regular season. Isama mo pa yung ultimo koponan na RBL na laglagin o nalaglaging koponan sa MPL ID ay tinatalo lang sila sa score pa na 2-0, kaya naman inaakala na talaga ng marami na humihina na ang koponan nitong si Kyrie. At ultimo nga ang dating jungler ng Geek Fam na si Nael na ngayon naglalaro na sa Alter Ego ay bumaba rin mismo ang tingin kay Kyrie na hindi na nga siya kasama sa pinakamalalakas na jungler sa MPL ID. Nabiruin mo, tinalo at nilampasan lang ng rookie nitong TLID ang veteranong si Kyrie ayon sa komento nitong si Nael na malamang ang naging basihan kasi talaga nila kabatang ay yung resulta ng mga laban nitong Onyx o ng Fanatic Onyx Indo. Pero sa pagsapit ng week 8 nitong regular season ay dito na biglang naghalimaw na naman ang kukunan na Onyx ID na kung saan nagsimula na nga silang mag-init at sunod-sunod na nang balagbag ng kanilang nakakatapat. At dahil sa resulta nitong mga naging laban ng Onyx ay dito tuluyang nag-post si Mirko sa kanyang YT channel at sinabing, "Do you guys feel cheated too? FNOC are scamming us." Dito rin ay tinawag niya bilang mga scammers ang team nitong si Kyrie at napahanga nga sa performance ng mga ito sa huling linggo ng kanilang regular season. Ngunit syempre, baka may iba dyan na ma-misinterpret yung sinabi nitong si Mirko na mga scammers itong sina Kyrie ha. Ang pinupunto niya kasi dito ay tila ba parang yung mga naunang linggo lamang nitong Onyx na sila ay natatalo ay tila mistulang sinasadya lamang nilang hindi mag-dominate na parang kagaya noong mga nakaraang season. Pero ang totoo, malakas pa rin talaga sila hanggang ngayon at nagpipigil lamang itong Onyx. At ito yung dahilan kung bakit kinasabing mga scammers ang mga ito. Idagdag mo pa na yung PH coach nga na kanyang tinutukoy na naglilik ng mga resulta ng scrims na kesyo malakas pa rin talaga ang Onyx ID at ibang iba ito sa ipinapakita nila sa S14. Pero malamang may magtatanong dyan ano nga ba ang dahilan kung bakit gagawin pa ng Onyx ID yung ganitong klase ng pang-scam, ika nga ni Mirko, sa MPL ID, ano ang mapapala nila rito? Kung tatanungin mo ako kabatang kung ano ang mapapala nila, yun yung hindi ko sigurado ha. Pero kung tatanungin mo ako kung ano yung naging epekto ng pagpapauna nitong Onyx sa mga Indo teams, abay sobrang laki. Doon pa lang sa peak viewers at yung laki ng ipinagbago nito abay tila nagmistulang sobrang umangat ng mas matindi ang mga nakukuhang views ng mga laban sa MPL Indo dahil siguro nakita nilang hindi na lang Onyx ID ang nagdodominate kaya nanumbalik rin yung gigil nila sa pagsuporta.
Biruin mo yung top 5 most peak viewers nila, halos puro 2 million ang nakuha. Na kung ikukumpara mo sa MPLPH na nagmamax lamang sa 388K, sagad na, abay makikita mong ang laki ng ipinagbago sa Indonesia kabataang. At dun pa lang sa masasabi mong panalo na ang mundo nagadagad at ang mismong MPLID. Take note, nangyari ito nang dahil lang sa hindi pagdodominate ng Onyx ID. Ha? Ganon kalala ang naging epekto. Ngayon, syempre kung tatanungin mo kung anong mapapala ng Onyx ID, abay yun na mismo yun kabatang. Lahat sila nag-benefits sa pagbaba pa lang ng Onyx sa kanilang nakasanayan. Ngunit syempre, pwede mo rin kasing sabihin na itong Onyx ID ay hindi talaga ng scam, bagkus dumaan, lamang rin talaga sila sa malalang pag-i-struggle ng kanilang koponan dahil unang-una, yung pagkawala ni Boots simula nung nag-struggle na sila sa mga XP laner na dumaraan sa kanila. Pangalawa, yung pagbabago ng meta na malay mo rin naman. Maging sila dumaan lamang talaga sa adjustment at isa sila sa medyo na late lamang na nakapag-adjust. Pero ngayon nakuha na nilang muli yung tamang timpla. Tama? Kumbaga ito lang naman yung mga bagay na dapat mo ring i-consider kaysa tawaging scammer agad ang Oni. Pero kung ako mismo ang tatanungin ka batang? Mas paborin ako sa sinasabi nitong si Mirko na sinasadya talaga nilang kunin yung top spot at nagpapaubaya lang talaga sila sa regular season kahit alam nilang kayang-kaya pa naman talaga nilang mag-dominate sa lahat ng mga koponan. Pero syempre, playoffs pa rin ang magdidikta niyan. Dahil doon pa lang sa sinabi rin ni Kelra sa kanyang live stream na hindi ko na lang talaga mahanap yung live niya na yon. Pero kung natatandaan mo yung kabatang, sana ay may maglapag dyan sa ibaba. Kilala rin natin itong si Kelra na ayon sa kanya nahihirapan rin di umno silang talunin itong Onyx ID sa kanilang mga screams. At syempre, isa si Kelra sa kapag nagsasalita, itong taong ito ay real talk rin talaga yung ibinabato niyang mga salita. Pero syempre, minsan pahype lang din yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Alam mo yan. Pero dito na rin nga diba papasok yung mga team sa Pinas na siyang nagtataka na kesyo bakit ganyan ang performance ng Onyx ID, samantalang ang lakas-lakas ng mga yan sa mga screams, kaya hindi mo talaga maiiwasan na isiping sinasadya at planado talaga nila ang mga nangyayari ngayong regular season. Pero kabatang ha, yung mga katagang binitawan rin ni Kelra ay hindi rin talaga pwedeng isawalang bahala dahil alam natin kung gaano kaimportante ang mga screams na ito sa ating mga koponan. At kung magtatanong ka kung anong screams yung pinaka nakakatakot sa lahat kabatang, abay ito yung screams na bago magsimula ang playoffs ng kanilang mga MPL, yung 10 days na ibinibigay sa mga teams dahil walang taguan sa puntong yan. Lahat labasan ng kanya-kanyang lakas para matest mo agad mismo yung lakas ng inyong team sa magaganap na playoffs. Kaya kung tatatandaan nyo nung sinabi ng SRG noong nakaraan na tinatalo nila yung TLPH bago yung grand finals ng S13, abay legit na matatawag talaga yung lakas nila doon dahil nga nadala nila yun hanggang MSC 2024. Kaya naman para sa akin itong mga teams natin sa 10 days na ibinigay sa kanila para maganda sa playoffs, abay kanya-kanya na ng screams yan sa malalakas na team sa ibang mga bansa dahil ang kailangan nilang masecured muna syempre ay ang kanika nilang mga slot sa M6. Pero kung ikaw ang tatanungin ka batang, para sa'yo, matatawag rin nga ba talagang mga scammers itong koponan ni Kyrie para lumobo ng ganito kalaki ang engagement ng MPL Indonesia? Oh, nagtatanong ako ha, at hindi yan statement. Aantayin ko ang mga komento nyo dyan sa ibaba. Abay, kung totoo kasi yan kabatang, abay, sobrang yaman talaga yata ng Onyx ID. Biruin mo, wala na silang pake sa mga puntos na alam nating may kaakibat na dollars yan kabatang, pero hindi na ito nagmamatter sa kanila? Question mark. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa pagtawag ni Mirko sa koponan na Onyx ID bilang mga scammers.
nang dahil nga sa tila pagpapaasa na hindi na sila gaanong kalakasan. Pero biglang nanumbalik ng biglaan. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.